Yeah, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Pastor Leo. And welcome to another day of Daily Discipleship. Kumusta po kayo? At sa araw po na ito, tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At this week po, pinag-uusapan po natin yung tungkol po sa mga singles at saka yung mga nagnanais po na pumasok sa relationship, yung mga nandun po sa stage na sila po ay nag-dating, sila po ay nasa courtship, sila po ay nasa selection process. And I hope po na yung ating pong pag-aaral ay ma-maximize po ninyo. I really encourage you to start from the lessons we have last week, wherein I gave a study about singleness. No, yung the important stage of singleness. Tapos this week po, yung tinatalakay po natin, yung mga pre-marriage. Pero ngayong araw po, we're going to have a very, very special lesson on what we are to look for or to expect sa kasal, sa buhay mag-asawa. Next week po, ang pag-uusapan po natin yung married life na eh. Pero this week po ang pinag-uusapan po natin yung mga singles po na nagpaplano po na magpakasal, na lumagay sa tahimik or magsimula po ng pamilya. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa inyo pong patuloy na pangunguna sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa karunungan at patuloy, Panginoon, na pagtuturo tungkol po sa Christian living. Panginoon, ang hinihiling ko po, Lord God, sa oras na ito, samahan niyo po kami. At banal na Espiritu, patnubayan niyo po ang pagtuturo ng iyong salita. Hinihiling ko po, Lord God, sa oras na ito, bukas niyo ang aming mga puso at isipan upang tumanggap ng katotohanan. At Lord, hinihiling ko po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng teachable heart. Hayaan niyo po, Lord God, na sa araw na ito, Lord God, sa aming po pag-aaral ng iyong salita ay, Panginoon, maunawaan po namin at higit sa lahat, Panginoon, maisapamuhay po namin. Lord God, magkaroon po kami ng tamang pag-unawa patungkol po, Panginoon, sa katuruan ng iyong salita. Maraming po salamat, Lord God. Gabayan niyo po kami, Lord God, sa araw na ito. Sa iyo namin inihahabilin ang oras ng pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong araw po tayo po yung mag-aaral patungkol po sa paksa na ito. Ito po ang ating topic for today. Ang ating pong paksa ay tungkol po sa God's design for marriage. No, ika nga po, ang pag-uusapan po natin today, yung pinaka ano, ito po yung end game or end result na gusto pong mangyari ng mga singles. Gusto po nilang umabot dito po sa karanasan na sila po ay makasal at makapagsimula po ng bagong estado sa buhay or bagong kalagayan, yung married life, kung tawagin. So ngayong araw po, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon at pag-usapan po natin itong God's design for marriage. No? Ang ating pong text ay manggagaling po sa Ephesians chapter 5 verse 21 to verse 33. Sisimulan ko po sa verse 21. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body but feeds and cares for it just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave
his father and mother and be united to his wife. And the two will become one flesh. This is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. However, each of you must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Blessed be the reading of his word. So today po, we're going to study these passages, no, mula po sa verse 21 hanggang verse 33 ng Ephesians chapter 5. Ito po ay specifically tungkol po sa wives and husbands. No? At ngayong araw po na ito ay tatalakayin po natin ang paksa na ito. No? Alam nyo, may mga tao po na iniisip nila, ano ba yung buhay mag-asawa? Ano po ba yun? Well, have you ever wondered how life changes for the two people walking down the aisle in a wedding? Paano po ba nagbabago yung buhay ng mga tao sa dalawang naglalakad dun sa altar? Entering the lifelong covenant of marriage demands change for both man and woman because it includes challenges and responsibilities. There are new roles, new plans that couples come to discover and realize only after they get married. Now, maglalagay po ako ng disclaimer. Maglalagay po ako ng isang paalala, no? Ang kasal po hindi magic. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa po, ang pakakasalan ninyo, hindi marunong magluto. Ako, bagay na bagay po yun sa hindi mahilig kumain. No? Hindi po porket kinasal na kayo, ibig sabihin marunong na siya magluto. Halimbawa po, ang pinakasalan ninyo ay hindi marunong humawak ng pera or tamad magtrabaho. Pag kinasal po kayo, hindi po necessarily na marunong na agad siyang humawak ng pera at ganado na agad siyang magtrabaho. Hindi po. Pero pag yung pinakasalan po ninyo ay, halimbawa, ang pinakasalan po ninyo ay responsable. Ang pinakasalan po ninyo ay establish yung kanyang, sabihin natin, negosyo. O kaya yung kanyang katayuan sa kanyang sarili. Alam niya yung kanyang kakayahan, alam niya yung kanyang mga skills, alam niya yung kanyang worth, yung halaga niya. Then, pag pinakasalan mo, matatanggap mo lahat ng meron siya. Ano pong ibig ko sabihin na walang magic? Hindi po nagbabago ang tao dahil nakasal. Kung ano po yan, halimbawa, ang pinakasalan po ninyo ay tamad. Ang pagkakaiba po, pagkatapos po ng kasal, kasal na po yung tamad na yon. Halimbawa, pogi, pero masama ang ugali. Kaya pagkatapos po ng kasal, poging masama ang ugali, nakasal. Dati, poging masama ang ugali na binata. Ganon din sa babae. No? Halimbawa, ikaw ay maayos, ikaw ay magaling, ikaw ay mabait. No? Pag kinasal ka, ikaw pa rin ay maayos, ikaw pa rin ay magaling, ikaw pa rin ay mabait. This time, may asawa ka na. Dati, dalaga ka lang. No? Pero kung ikaw ay burara, ikaw ay selosa, at ikaw ay pabaya, pag kinasal ka, ikaw ay burara, ikaw ay selosa, ikaw ay pabaya na may asawa. Gusto ko sabihin na yung buhay mag-asawa po, hindi magic. Hindi po magic yung kasal. Sabi nga po, two ugly ducklings walking down the aisle does not end up as a beautiful swan after the ceremony. Ang sinasabi ko po ay yung kasal po ay isang formal na celebration ng pagbuo ng isang covenant. Pero hindi po ito magic. Kaya yung pagbabago po, mararamdaman ninyo pag magkasama na kayo.
Sabi, have you ever wondered how life changes when for the two people walking down the aisle in a wedding? It's not the wedding ceremony that will change you. Entering the lifelong covenant of marriage demands change for both man and woman. Mapipilitan or obligadong magbago yung lalaki at babae because ngayon na mag-asawa na kayo, it includes challenges and responsibilities. There are quote-unquote new roles and new plans that couples come to discover and realize only after they get married. Halimbawa, yung napangasawa mo, masasakitin. May sakit pala. No? So by the time na nag-asawa kayo, may sakit pa rin. Yun ang kanyang kalagayan, may sakit siya. Pinakasalan mo. So nagbago sa kanya status, hindi yung kanyang health. Ito po yung sinasabi ko. Kaya po pag may asawa ka na, no? Pag may asawa ka na, kung ano yung napili mo, yun na yun. Kung hindi ka namili, yun na yun. Kung ano yung kung nakakuha ka ng mabuti, maganda, maayos, mabait, malapit sa Diyos, yun yun. Pag hindi mo nakuha yung ganun, yun yun. Gets mo? Ang sinasabi ko, yung kasal, hindi yan superficial. Hindi rin yan ano, parang yung isang activity na fantastic na pagkatapos nun, grabe lahat ng weakness mo, natunaw. Napalitan ng strength, napalitan ng joy, napalitan ng peace. No. Kapag yung pinakasalan mo, maraming broken areas ng buhay, maraming complication, maraming unfinished business, pag kinasal kayo, dadali niya yon sa marriage. Baka magulat ka na masyadong mataas yung neediness or yung kanyang demand sa'yo dahil yung expectation mo sa kanya ay ibang-iba sa kanyang tunay na pagkatao. So again, sinasabi ko po na yung kasal, hindi po ito magical in a sense na hindi ko po pinag-uusapan yung ambience na gagawin mong lalagyan mo ng lights, flowers, candles, lalagyan mo ng music, no, ibahin mo yung scenery. Hindi po 'yun ang pinag-uusapan ko. Ang pinag-uusapan ko yung tao na kinakasal. Kaya po ang lahat ng preparation ng kasal is before you get to the altar. Before you finally decide, eto na nga ba ang talagang gusto kong mapangasawa habang buhay. No? Ito po yung gusto kong disclaimer na hindi po magmula nung kinasal yan. Ang laki ng pinagbago. Hindi totoo yun. No? Pag kinasal ka, walang pagbabago. Ang pagbabago, pagkatapos mong makasal, dun mo makikita, lalo na kapag hindi na tapos na yung honeymoon stage. No? Welcome to reality. So makikita po natin dito ay napakahalaga po that before this day, kaya nga po sa kasal tinatanong, meron po bang nais tumutol sa kasalang ito? Tinatanong, di ba, meron po bang sapat na dahilan upang hindi maituloy itong kasalang ito? Kung meron po kayong nalalaman, maaari po kayong magsalita ngayon. Kundi, kayo po ay manahimik habang buhay. Yun po ay pagkakataon na pwede rin umatras yung ikakasal. Kaya po sinasabi yun dahil no, binibigyan natin ng the last benefit of the doubt, baka sakaling meron talagang complication or may problema talaga, kaya hindi dapat ituloy yung kasal. So dito po, gusto ko pong sabihin na yung paglalakad po ng dalawa, isa pong mabigat na desisyon yun. Yung po ay, sabi nga po, inuulit-ulit ko yung sinabi ng ating
ng aking mabait na ano, kaibigan si Bishop John Averlup Lucas. Sabi niya, minsan ka lang pipili, galingan mo na. Huwag kang magmadali, mamili ka ng gusto. Galingan mo na. No? Dahil minsan ka lang mamimili. Yun po ang sinabi niya sa mga kasama ko po nung dumalaw po kami sa kanya. No? Tuloy po natin. Everything changes. Pagkatapos ng kasal, everything in life from that day onward will be seen from a different perspective. Everything will be shared. Kung hindi ka sanay ng may kahati, well, your body, your soul, and your spirit will be shared. Natural, body, kasi asawa mo yan. O, di natural, may mangyayari. Yung soul and spirit, yung expression mo, di ba? O, God said it perfectly, and the two will become one flesh. No? Nakakatuwa, no? 1 + 1 = 1. No? Ilan sila? 2. Pero dahil pinasal sila, 1. Ito po, the two shall become one flesh. Pinag-isa po kayo ng Diyos. That is why marriage is called a divine mystery. Because only God can put two separate individuals together and make them one. Diyos lamang po ang nakapag-iisa ng dalawang magkahiwalay na nilalang. At ito po, ito pong kasal ay tinatawag po na spiritual covenant. Now, magkaiba ang covenant sa contract. Ang contract po, papel. Contracts can be torn. Pwede nga mawala. It can be misplaced. Pero yung covenant po, a spiritual covenant, is a commitment that is done in the presence of God. And God is the one who is blessing this covenant. Covenants cannot be torn nor misplaced. Hindi napupunit ang covenant. Hindi po nawawala ang covenant. Promises are made before God. So, wag lang po natin tingnan na kapirasong papel lang yan. Hindi po. Ang kasalan po, hindi kapirasong papel. Ang kasalan po ay isang covenant. Pakikipagkasundo, no, sa harapan ng Diyos na hiningi mo ang basbas ng Panginoon sa pag-iisang dibdib ninyong dalawa. Ganun po ang kasal. No? Ito po ang kahulugan ng ginagawang pagkakasal. Now, tuloy po natin. Yung Ephesians chapter 5, it was written by the Apostle Paul. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Ito po ay sinulat nung panahon po ng AD 60, nung si Paul po ay nakakulong sa Rome, when Paul was in prison in Rome. No? In chapter 5, dito po sa chapter 5 ng Ephesians, Paul begins to share the practical aspects of living a life pleasing to the Lord. Ang mapapansin niyo po sa mga sulatin o mga sinulat po ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan, kadalasan po, yung unang bahagi o yung malaking bahagi ng kanyang sinusulat ay una, foundational and theological, at yung huling bahagi po ay practical. Dito po sa Ephesians, mahahanap po natin sa chapter 5, papasok na po tayo dun sa practical aspects of living a life pleasing to the Lord. Ganito po magsulat si Apostol Pablo. Now, he deals with the subject of relationships among the body of believers. Tinalakay po niya dito yung iba't ibang uri ng relasyon na highlighted po nung panahon ni Apostle Paul. Halimbawa po, pinag-usapan po niya rito, una sa lahat, yung wives and husbands. Sunod po, tinag-usapan po niya yung children and parents. Pagkatapos po, pinag-usapan po niya yung slaves and masters. Kung tayo po sa panahon ngayon, yung manggagawa at yung may-ari ng pinagtatrabahuhan o yung kanilang mga amo. Dito po,
dinil po ni Apostol Pablo yung subject ng relationship among the body of believers at nagsimula po siya ng kanyang exhortation tungkol sa relationship sa relasyon po ng husbands and wives. Inuna po niya muna yung usapang mag-asawa dito po sa chapter 5 ng Ephesians. Tuloy po natin. Ano po ba yung mga bagay na nais ko pong mapag-isipan at mapag-usapan po natin? Una, how do we glorify God in our marriage? Ano po ba yung blueprint na nilatagpo ng Diyos na tinuro po ni Apostol Pablo sa kanyang salita, sa salita po ng Panginoon, sa Ephesians? How do we glorify God in our marriage? Number two, what are the expectations? Ano po ba yung mga bagay na inaasahan sa pag-aasawa? At pangatlo po, how does it work? Paano po ba nagiging paano po ba nagiging maayos o paano po ba gumagana ang buhay mag-asawa? Next week po ang ating pong daily discipleship ay tungkol po sa buhay mag-asawa. Kaya next week po pag-uusapan po natin, tapos na po tayo dito sa mga panahon ng ligawan, panahon ng paghahanap, panahon ng pagiging single, o panahon ng pag-iisip o pagtatantya kung panahon na ba para maghanap ng makakasama sa buhay, dapat na ba ako manligaw, dapat na ba ako magpaligaw. Ngayong linggong ito, tinalakay po natin, ngayon na may kasintahan ako, ano ba dapat ang inaasahan sa akin ng Diyos? Ano ba dapat ang maging kilos ko? Ano ba yung dapat asahan ko sa aking magiging kapartner o sa aking kasintahan? Pinag-usapan po natin yan this week. At ngayong Biyernes po, pinag-usapan po natin ngayong araw po yung tungkol po sa araw ng kasal. No? At next week po, pag-usapan natin buhay mag-asawa. Ayan, ganyan po ang ating series ngayong buwan. Real Talk about Love. Nakakatuwa po itong series natin sa Daily Discipleship dahil on the side, yung mga tanong po ng mga tao ay talagang napaka, sabihin na natin, engaging. Dahil may mga tanong po na sayang, sana nalaman ko ito, nakarinig ako ng ganitong mensahe noong araw, nakaiwas sana ako sa maraming komplikasyon, hindi sana ako nagkamali, hindi sana ako nagkulang, hindi sana ako umabot sa ganito. On the other hand, sabi, tama talaga yung nagawa ko, tama talaga yung naisip ko, buti na lang, noong pa man, nagabayan ako. No? Yung iba naman, salamat sa Panginoon dahil ngayon na wala pa akong serious commitment kahit kanino, naririnig ko tong bagay na ito at talagang nai-impluensyahan ako ng mga pagtuturong ganito. Kaya natutuwa ako dahil merong pros and cons, positive and negative na naririnig tayo sa mga nag-e-engage dito sa subject matter na ating pinag-uusapan. Now, how does marriage work? Ano po ba yung panimula ng buhay kasal? Pag-usapan po natin. Well, it all starts with God because He is the author of marriage. Sabi po sa verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Gusto ko po yung out of reverence for Christ. Sabi po rito, ang una pong tinuro, magpasakop kayo sa isa't isa, no? Bilang mula sa inyong bilang paggalang o mula sa inyong paggalang sa ating Panginoon. Na hindi po ito laro. Ang buhay mag-asawa po ay nagsisimula sa tatlo. No? Nagsisimula po ito un sa lahat sa Diyos at pagpapasakop din yung dalawa sa isa't isa. Pag-uusapan po natin yung pagpapasakop na yan. No? Submit to one another out of reverence for Christ. Bakit po sinasabi yun? Kasi maiiba ang role mo ngayon na may asawa ka na. Now, sa Genesis chapter 2, verse 18 to 25, basahin po natin. No? Genesis chapter 2, verse 18. Tama ba? Sorry, nasa ibang aklat ako. Genesis. Chapter 2. Sabi po dito,
Verse 18. The Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. Now the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name. Verse 20. So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of man's ribs and closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. The man and his wife were both naked, and they felt no shame. Now, dito po sa kwentong ito, sa mga nakalipas po na pagtuturo, lalo na po nung first week, tinalakay ko po yung buhay ni Adan. No? Na ang buhay ng tao nagsimula sa isang tao na ang pangalan po ay Adan. Hindi po ito nagsimula sa couple. Kung akala po ng ibang tao, sabi rito, it is not good for man to be alone. Honestly, hindi alam ni Adan that he was alone. First time lang niya nalaman na alone, na first time lang binanggit ng Diyos yung salitang yun. It is not good for man to be alone. Hindi po si Adan po ay hindi kulang. Yung iba po kasi ang kaisipan, kulang kasi si Adan kaya naganap ng kasama. Hindi po. Ganap na ganap po si Adan. Nasa gitna po si Adan ng kalooban ng Diyos, nagagampanan po niya yung pinapagawa ng Diyos. Na yung kanya pong tungkulin dun sa garden ay kanyang masayang ginagampanan. At sabi po ng Panginoon, it is not good for man to be alone. That was an opinion from God, not from Adam. Gusto ko po sabihin, katulad po ng tinuro ko sa inyo, Adam was so complete, he was so happy, he was so very productive, no, sa sarili niya, no? Sustainable yung ganyang ginagawa, masaya siya, ganap siya, ganun. At sabi po ng Panginoon, it's not good for him to be alone. You know what he was saying? He needs to share his life with someone. No? And yung aloneness na yon, hindi po yun yung malungkutin si Adan kasi tinitingnan niya yung ibang mga hayop, dalawa-dalawa, ganyan. No, yung iba dumadami na, siya nag-iisa lang. Wala pong ganung romantic sides yun na sa story. Wala pong ganun. Wala pong romanticism dito. Hindi po to sentimental story. Ito po ay isang nilalang ng Diyos na ginawa niya sa kanyang image na namamahala po sa lahat ng creation ng Panginoon. And he was so complete, he was so happy, he was so in the middle of God's plan, God's will, God's purpose, that he decided, si Lord po, he decided, it's not good for man to be alone. Ang Diyos po ang nagbigay. Yun sinasabi ko, di ba pinag-usapan natin to, yung preparation. Kailan ba ako dapat magkaroon? Kapag ikaw, you feel that you are so complete within yourself na hindi mo kailangan ng ibang tao to affirm you, to confirm you, no, to complete you, na hindi mo kailangan ng ibang tao na kailangan laging i-verify or i-validate ka. Hindi. Now that you are on your own, you have established your self-respect, you have your alam mo yung self-worth mo, no, mataas yung self-esteem mo. In fact, you don't need anyone. No, you don't need anyone. Kaya mong mabuhay mag-isa, kaya mong tumayo sa sarili mong paa. No? Sabi nila, kaya panahon na para yung taong 'yan magkaroon ng kasama.
yun yung standard. Yung standard na dahil nandun ka na, na maximize mo na yung singleness mo, panahon na para magkaroon ka, because you are not needy, hindi mo kailangan yung iba. That is why you are good for someone. Because the moment you enter into a relationship, your desire will not be to receive. Your intention will not be to get or to use someone to complete you. No, because you are so complete, your desire will be to give, to share. Ang magiging desire ng puso mo to be able to contribute to the other. No? Kasi nga, yung kalagayan mo na maximize mo, at dito nang gagaling si Adam, he was not alone within himself. Wala kang mababasa, and Adam felt alone. No, it, sabi ni Lord, it's not good for Adam to be alone. Si Lord na nag-evaluate nun. Kaya niya pinatulog si Adam. Pero hindi po alam ni Adam yung ibig sabihin ng salitang alone. No? At ang nangyari po, pinatulog po si Adan, at alam po natin yung kwento, kinunan siya ng tadyang at mula po doon, binalot ng Diyos ng kanyang flesh, at bumupo siya ng isa pang nilalang, ang pangalan, woman. No? Ang pinangalan po sa kanya, si Eve. No? The Lord God made a woman from the rib he had taken out of man and brought her to the man. At ano po ba yung binigay? No? Ang binigay po sa kanya ay tinatawag po na helpmate. No? Now you are, sabi rito, but there was no suitable helper. No? Ang hinahanap po ng Diyos ay yung makakasama na makakatulong ni Adan. No? Kaya yung role ng babae, the moment na dumating siya sa buhay ni Adan, ay tulungan si Adan. No? Dito po, sabi rito, the Lord God caused man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took out one of man's ribs and closed up the flesh, the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man. He brought her to the man, and the man said, this is now bones of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man. At ano po ba yung role na yon, yung helpmate? Ano po ba yon, yung suitable helper? Ito po ay galing sa salitang ezer. At hindi po ibig sabihin ito subordinate. O ibig sabihin, mas mababa. Hindi po. Pag meron po kayong katulong, yung tumutulong po sa inyo, mas malakas pa sa inyo. O pag kailangan mo ng tulong, kukuha ka ba ng mas mahina sa'yo? Nung ang Diyos nagbigay ng tutulong kay Adan, ang binigay ng Diyos kay Adan ay equally strong. It comes from the word ezer. Ang ibig sabihin po ng ezer, strength or power. Kasi po yung role ng babae is to be a helpmate. Kaya yung nilikha ng Diyos ay isang ezer. Hindi po tungkol sa subordination to. Hindi po sinabing ikaw, babae, you are a lesser creature or a lesser creation. Hindi po. Ang binanggit po rito yung role. At dahil yun ang kanyang magiging role, ang role po niya is a suitable helper, a helpmate. Kaya nilikha po si Eva, which is equally strong and equally powerful. Therefore, God was giving to Adam a partner who would share life with him. No? Ito po ay hindi parasite. Hindi po ito yung, ngayon na nandito na ako, alagaan mo ko, asikasuhin mo ko, i-baby mo ko. Hindi po. Ang role po ng babae is to share life with him. Dati nag-iisa lang, ngayon dalawa na sila and they are sharing life together. Dito po, makikita po natin later on kung ano yung role ng lalaki, pero malinaw dito ang role ng babae, no, is to be a helpmate, to stand alongside with equal strength and power to be able to do what God expects to do through them. No? Kaya dito po makikita po natin
na hindi po ito tungkol sa ako ang dominante rito, ah. Kasi ako yung lalaki. Hindi po. Kung paanong mahalaga po yung lalaki, mahalaga po yung babae. Dahil kung may kakayahan yung babae, yung lalaki, may kakayahan yung babae. Naalala ko nga, nung sumakay ako ng jeep, bumaba yung isang babae galing sa palengke. Now, dala-dala niya yung pinamalengke niya, bit-bit niya yung anak niya, may hawak siyang isang maliit, tapos may kasunod pang isa. Sabi nung katabi niya, sabi niya, mag-isa ka lang ba? Sabi niya, oo. Sabi niya, kaya mo yan? Sabi niya, tatlo yung dala niyang anak eh. Alam mo, sagot ng babae, iba powers ng nanay. At nung nakikinig ako, oo nga no, may mga bagay na kayang gawin ng babae na hindi gagawin ng lalaki o hindi isipin gawin ng lalaki o gagawin man niya ibang paraan. Ito, namamalingkit, dala yung tatlong anak eh. Di mo maintindihan kung anong kalagayan niya. Baka nasa abroad, baka nagtatrabaho. Pero yung pagkakataon na yun, siguro, hindi niya maiiwan kahit isa. So, binit-bit niya yung tatlo, saka siya namili. At nung kinwento ko to sa isang ina, sabi niya, Pastor, iba nagagawa ng nanay. Iba nagagawa ng babae. Totoo. No? Totoo. Makikita po natin sa mga pamilya natin dito sa Pilipinas, no? Yung leadership nasa lalaki, pero yung details nasa babae. Halimbawa, ano paboritong pagkain yan? Saan yan allergic? Yung mga bata, ano yung ayaw na ayaw niya? Ano yung gustong gusto niya? Huwag mo tatanungin yung lalaki, tanungin mo yung babae. Kasi dito, patriarchal yung, o lalaki yung pinaka-leadership, pero pag tinanong mo yung details, yung nanay ang nakakaalam. Iba nagagawa ng nanay. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin, yung single parent, one of the strongest people in the world are called single parents. Because they play two roles. Every day. No? Nakakahanga yung mga superpowers ng mga single parents. No? Pag-uusapan po natin yan on the last week nitong buwan na ito. Tuloy po natin. God is the author of marriage. Siya nag-design. Inuna niya yung lalaki. Kumpleto yung lalaki, pero sinabi niya, hindi magandang mag-isa. It's not good for man to be alone. So binigyan niya ng suitable helper, a helpmate, an ezer. Kaya nilikha niya yung babae. At kahapon po, pinag-usapan ko, sabi ko, di ba palimbawa, yung ikaw yung rib, kung ikaw yung babae, tapos yung lalaki, kulang yung rib. No? Minsan iisipin mo, katulad ng mga piyesa, di ba pag mali yung piyesa, halimbawa, merong kulang na part, no? May kulang na part. Nung nilagay mo yung rib dun sa nilagay mo yung rib dun sa side ng lalaki, maigsi. Hindi kasya. O yung isa mahaba. Sobra. So hindi pwede. Pero pag nakuha mo yung tamang rib, nilagay mo dun sa missing part ng lalaki, dun sa illustration na yon, aba, lapat na lapat, kasyang-kasya. Kaya nga, pag nag-asawa ka, no, ang pakiramdam ng lalaki, I am complete, kompleto na ako, mas kompleto pa. Para mag-asawa, kompleto na kayo, pag nagkaanak kayo, mas kompleto pa. Kompleto na kayo, kaya lang, pag nag-asawa, mas kompleto pa. Remember, marriage is the union of two complete people. No, hindi po ito 50-50, 60-40, 70-30. No, 100 yung lalaki, 100 yung babae. Pag pinagsama mo, 200%, pero the two shall be made one. Kaya it is marriage is the union of two complete people. Kaya ang pakiramdam ng lalaki, pag nandyan na talaga yung napili yung tamang partner niya, I am complete. Pero yung babae, ano nararamdaman niya? I belong. I belong. Ito talaga. Kami talaga. Yun ang nararamdaman. No? Yun ang nararamdaman ng isang babae sa isang tamang pagsasama na may pagpapala ng Diyos. Tuloy po natin. Submit to one another out of reverence to Christ. At ang pinag-uusapan, the secret to having a harmonious life is by submitting to God individually
as his maker. Unahin po natin yung pagpapasakop sa Diyos. I can do all things through Christ who strengthens me. Magagampanan ko kung magpapasakop ako sa Diyos. Ganun po lagi ang formula. Hindi mo kaya. Maraming bagay sa buhay, mag-asawa, mahirap gampanan. Pero pag nagpasakop ka sa Diyos, magagawa mo. Pero kung sarili mo lang, mag-iinarte ka. O kaya, aayawan mo, tatanggihan mo. O kaya, iiwasan mo. Pero pag nagpasakop ka sa Diyos, submit to one another out of reverence to Christ, magagampanan mo yung dapat mong gampanan kasi may asawa ka na. No? Tuloy po natin. The role of the wife in marriage. Nabasahin ko muna, balik po tayo sa Ephesians chapter 5. At huwag po kayong magtataka, ang una pong kinausap yung babae. Dito po sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Wives, submit to your husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. At sabi po sa verse 33, binanggit rin po uli yung babae, sabi po rito, however, each one of you must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Now, the Apostle Paul gave the woman the most important reminder to make marriage work. And what is that? To submit to your husbands. Now, bakit po sinabi pa ni Apostle Paul, submit to your husband? Simple lang. You know why? Because submission is not automatic para sa isang babae. Remember, in the eyes of God, you are equal to your husband. But in spite of equality, you are commanded by God to submit to your husband because he is the head of the wife. Hindi ka independent. You have a head. Naalala ko tuloy nung magkasama kami ng wife ko. May bibiling kami. So tumingin po kami at natatandaan ko appliances yata yung bibili namin. Pagkatapos po namin umikot doon sa appliance center, tinanong ako nung nagtitinda, nung salesman, sabi niya, sir, kukunin niyo po ba? Sabi ko, maganda yung item. Sabi ko, kaya lang ganito. Sabi ko, I'm the head, she's the neck, as the neck. Nangiti yung kausap ko eh. No? Ito po gusto ko sabihin. Ang babae po, may head. Pero mahalaga po kayo sa amin. No? Gusto ko pong sabihin dito, sa binasa po natin, that the husband is the head of the wife. Bakit hindi automatic? Maraming babae, mas mataas ang pinag-aralan. Mas malakas ang katawan. Mas matalino. Mas mayaman. Mas maraming experience. Mas matapang. Yung iba, mas marunong. Yung iba mas madiskarte. Yung iba mas malawak ang pag-iisip. Yung iba mas magaling makisama, mas marunong gumanap sa buhay. Pero may asawa ka na. Kaya sinabi ni Apostle Paul, wives, submit to your husband as to the Lord. No? Yun po ang unang binanggit, yung subject matter of submission. Kanino? Kay husband. Now, it doesn't stop there kasi tinuloy po niya yung illustration as the church submits to Christ. Kailan ba tinuruan ng church si Christ? Hindi po. Nagpapasakop po ang church kay Christ, so the wives should submit to their husbands. Na wag po kayong mawawala wag po kayong madidismaya kung bakit yung babae ang unang kinakausap. Kasi dito po sa passage na to, kung paano yung babae kinumpare sa church, yung husband naman po kinumpare kay Christ. In this passage, the responsibility of submission is tied to the example of the husband's Christ-likeness towards her. Kaya ano po mas madali, i-compare yung babae sa church o i-compare yung lalaki kay Christ?
Pero kinakausap po yung babae, magpasakop ka. Ako po may kinausap itong nakalipas na mga linggo, buwan na siguro, isang buwan na siguro. Sabi ko sa kanya, alam mo, pag ganyan ka ng ganyan, magkakahiwalay kayo kasi lagi mong iniisip, mas marunong ka kaysa sa kanya. Yan ang pinakalason sa inyong mag-asawa. Kaya ikita mo yung asawa mo, parang laging kailangan makipagdebate sa'yo kasi hirap na hirap ka mag-submit pero nag-asawa ka. Ano ba sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, wives, submit to your husband. Pinapakita niya yung kanyang leadership, suportahan mo. Galangin mo. Pakinggan mo. No? Tuloy po natin. And the wife must respect her husband. We always say respect is earned, not given. But in marriage, the wife gives her husband the respect he deserves on the day you get married. Naalala ko po si John Maxwell, nagbigay ng example nung umatin po ako ng conference. Sabi niya, respect is like a pocket full of money, coins. And when you enter into marriage, no, you have a pocket full of money. Now, every time you make you do something wrong or you make a mistake, no, that damages your wife, you lose those coins from your pocket. So every time you make a mistake, nababawasan yung coin sa bulsa mo. It falls down. It falls out. No? Natatapon siya. Until one day, wala na siyang laman. Sabi po nila, respect is earned. Kailangan mong anihin. Pero pag oras na nag-asawa ka, your wife gives you the respect. Now, it's up to you men kung mananatili yung respect na yon. If you ever lose, at kaya naalala ko yung kwento ni Dr. John Maxwell, sabi niya, lumapit daw sa kanya, sabi niya, Pastor John, yesterday, I found out, sabi niya, I lost my marriage kasi lumabas na yung letter of divorce. Sabi niya, I lost my marriage. Sabi niya, I found out, when did you find out? Sabi niya, I found out yesterday. Sabi sa kanya ni John Maxwell, no, you did not find out yesterday. You found out you were losing your marriage last month, last year, the other year. It wasn't yesterday. It was last quarter. It was 6 months ago. It was 10 months ago that you knew that you were losing your marriage. It wasn't yesterday. Kaya po yung mga nawalan po ng respeto sa buhay mag-asawa, hindi nangyari overnight. Kaya yung mga lalaki, sabi rito, wives must respect her husband. Ang trabaho ng lalaki is to maintain that respect. Husbands do not earn respect in marriage. It's already given. Now, it's up to you, Ben, if you lose it. But it's already there. Okay? Tuloy po natin. In relation to this, Paul mentioned Ephesians 6 verse 5. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. At dito po sa verse na ito, sa Ephesians, we understand the nature of submission in the context of godliness. And he was using a godly slave-master relationship as his illustration. Para mas lalo mo maintindihan kung ano ibig sabihin ng pagpapasakop, pag binasa mo yung chapter 6 verse 5, pinag-usapan tong pagpapasakop na ito between a master, yung may-ari, yung amo, at saka yung kanyang tauhan. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and sincerity of heart, just as you would obey Christ. Tuloy po natin. Sa Colossians 3:22, the heart's condition during submission. Mahalaga, slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you to win their favor. Hindi mo to gagawin para lang sumipsep o para mapansin o magpapansin. But with
sincerity of heart in reverence for the Lord. Kaya ka nagpapasako dahil bukal sa iyong kalooban mula sa iyong puso at dahil sa iyong paggalang sa Panginoon. Kaya ako nagpapasakop sa iyo, una sa lahat, dahil ito ang nais ng Diyos. Pangalawa, dahil mula ito sa puso ko. Therefore, dito, submission here is not demanded. Oy, pagpasakop ka sa akin. Asawa kita. No. Submission here is not demanded nor forced upon the other. It is rather a submission which comes as a result of a sincerity and a loving surrender to the other person. Dahil nire-respect kita, dahil ino-honor kita as my head, ako bilang isang babae, hindi mo ko kailangan sabihan na magpasakop. Dahil sa Panginoon at dahil sa laman ng puso ko, with sincerity of heart, yung willingness ko na magpasakop sa iyo, nandoon na. It's a submission which comes as a result of a sincerity and a loving surrender to the other person. Di mo kailangan pilitin. Kaya ang lungkot, ano? Pinilit kang magpakasal. Kaya napipilitan ka lang magpasakop. O kaya pinipilit kang pakasalan. Kaya pinipilit kang, no, sumunod. Hindi bukal sa loob, di ba? Ang hirap nung napilitan lang. Ito walang ganun. Ito, whether nakatingin, di ba yung verse kanina, sabi, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. No? Katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Ganun yung, kaya yung babae, inaangat niya yung value ng lalaki. Nakikita ng mga tao yung value ng lalaki dahil sa pinapakita ng babae. Tuloy po natin. There's something about love between a husband and wife that makes them both beautiful through the years. Do you know what it is? It's their ability to love and honor each other inside their marriage. No marriage bond is perfect. Walang perfect. Ang mag-asawang di nag-away, abnormal. Walang perfect. No marriage bond is perfect, but the more they respect each other's uniqueness and capabilities, the stronger their bond of love. Kaya totoo po yun, yung happy wife, happy life. Kahapon po, pinag-usapan natin na ang babae, kitang-kita pag may happy hormone, so wala. Yung mga doktor, alam nila na hindi kayang dayain ng babae yung kanyang nararamdaman at pinagdadaanan. Kaya kung gusto mo malaman, masaya ba yung asawang yan, mag-asawang yan, tingnan mo yung babae. Why? Happy wife, happy life. At makikita nyo, it's their ability to love and honor each other inside their marriage that makes them beautiful. Sabi, are you getting old? No, we're not getting old. We're getting classic. No? We're getting vintage. Alam mo, yung alimbawa, may mga bagay na pag tumatanda, lalong mahal. Ako, mahilig po ako sa mga vintage na gamit. That's why, kung may opportunity po ako na may gusto po ako, binibili ko po. Why? Because sabi ko sa mga anak ko, pagtanda ako, pag wala na ako, mas mahal pa to. There are things that get more expensive when it gets older. Pero kailangan piliin mo. Halimbawa, ang napili mo, suklay na plastic. Yung tigil 15 peso sa palengke, sa sidewalk mo mabibili, eh kahit tumanda ka ng 20 years, ganun pa rin halaga nun. 15 pesos na plastic. Eh kung yung binili mo, artwork. Oh, tapos sikat yung painter. O pag tumanda ka na, o namatay na yung painter, o magkano na yung painting na yun? May mga bagay na may halaga habang tumatagal. Ganito po dapat ang marriage. Hindi nangungupas. Tumataas ang value. Tuloy po natin. Pag-usapan natin yung mga lalaki. Ephesians chapter 5. Dito naman tayo sa verse 25. Husbands, love your wives
just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. No? Sabi po sa verse 28, in the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated his own body but feeds and cares for it just as Christ does the church. At sabi po dito sa verse 31, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Ano po yung reminder ni Apostle Paul sa husband to make the marriage work? You know what it is? Love your wife. Kung gusto mo sabihin, ano ba yan? Napaka-redundant naman yan. Di na kailangan sinasabihin niya, no? Di totoo yun. Kung paanong sinabihan yung babae, submit to your husband. Do you know why the Apostle Paul mentioned this? Love your wife. You know why? Because love is not always automatic between couples, especially to the man. Talaga? Oh, papaliwanag ko sa iyo. No? Staying in love demands responsibility and hard work. As someone who went through a marriage problem, and you will find out that marriage issues made it hard for them to give love and to receive love. Pag nakakita ka ng marriage problem, it's two strangers in one roof. Sabi ko nga, isa lang ang sala, isa lang ang kusina, isa lang ang kama, isa lang ang kumot, isa lang ang bandihado. Oh, pero hindi nagsasabay. Hindi nagsasabay kumain. Hindi nagsasabay sa higaan. Hindi nagsasabay magkatalikod. Yung isa nasa sahig pa nga kamo. Sa sala na lang matutulog. You see, staying in love demands responsibility and hard work. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo para doon sa mga lalaki, mahalin mo asawa mo. I-prioritize mo yan. No? Unahin mo yung asawa mo. Mahalin mo asawa mo. Love your wife. Because it's not automatic. Nalalaman natin mamaya, tutuloy ko yung kwento. Husbands should always be reminded to love their wives. Alam nyo ba, sabi ng mga psychologists, na a woman can only keep one man in her heart, but a man can keep many women in their hearts. Na pag narinig mo, sabi, maraming mga extra, hindi lang yon. Iniisip niya nanay niya, iniisip niya tita niya, iniisip niya lola niya, iniisip niya yung mga kapatid niya. Iniisip niya yung mga pamangkin niya. Iniisip niya yung mga taong malalapit sa kanya. Pero yung babae, nakafocus lang sa isa. Pero ituloy natin, just as Christ loved the church and gave himself up for her to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. So kinumpare po yung husband kay Christ. Kung paano kinumpare yung wife sa church, kinumpare yung husband kay Christ, mga lalaki na nakikinig at nanonood, ano mas madali? I-compare yung wife sa church o i-compare yung husband kay Christ? Mas mataas yung standard na binigay sa atin bilang mga lalaki because we are being compared to Christ. And remember, it is so easy for a woman to submit to a man where she sees the Christ-likeness. Pag nakikita ng mga babae yung pagka-Diyos dun sa buhay ng mga lalaki, hindi mahirap magpasakop. No? Hindi mahirap magpasakop sa babae. Pag nakita niyang may Diyos o may takot sa Diyos o mahal ang Diyos ng kanyang asawa. At anong klaseng pag-ibig ba pinakita ni Kristo sa kanyang church? You know what it is? It's called sacrificial love. No? For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever shall believe in Him but shall not perish but have eternal life. Para magkaroon ng eternal life, ang ating Panginoong Jesus, He is the Savior. Ginampanan niya yung pagtutubos
And a husband must be sacrificial towards his wife in order to bring out the best in her. Kaya po ako, pag nagkakasal, sinasabi ko, kung akala mo ikaw, matalino ka na, magaling ka na, mahusay ka na. Kung akala mo, nandyan na sa'yo yung tapang, yung tikas na yan, yung tatag na yan, hintayin mong magpasakop sa maka-Diyos na asawa. Magugulat ka sa level ng confidence na meron ka. Yung level ng security na meron ka. Yung level ng endurance na meron ka. Yung level ng tolerance na meron ka. Ngayon na may asawa ka na. Nagbabago ang babae kapag maayos ang lalaki. Lumalabas ang best sa kanila. Kaya dito ang tungkulin, to present her to himself, si Kristo po, ipipresent sa kanya, sa sarili niya, as a radiant church. Una sa lahat, sa mata ng groom, na yung kanyang bride, to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish but holy and blameless. Habang tumatagal, yung mga kapintasan, nawawala. Natatabunan. Nagbabago, napapalitan. Bakit? Dahil sa ginagawa ng groom, ng husband, sa kanyang napangasawa. Jesus is our model. His life resulted for us, His church, to receive the greatest blessings both here and in eternity. The same thing happens to the husband who imitates Christ in his marriage. The wife becomes more and more beautiful as time goes by. Dahil sa ginawa ng kanyang husband. Kaya makikita mo, happy wife, happy life. Sino kaya na kayong bento nung line na yun? Galing, tama yun eh. Yung mga lalaki, magpapanggap yan na okay. Yung babae, hindi yan magpapadaya. Yung mga lalaki, akala mo okay na okay, tikas na tikas ang dating eh. Ang lakas ng impact eh. Pag tinignan mo, wow, pero ang gulo ng buhay. Pero ang babae, pag magulo ang buhay, halatang halata, hindi mo may tatago. No? Kaya yung babae, hindi madadaya. Yung lalaki, mandadaya pa yan eh. Kaya may kita nyo rito si Kristo, model natin. Pag nakita ng church kung ano ginawa sa kanya ng Panginoon, umaayos ang simbahan. Kaya nga yung simbahan, tinuturo kung paano maging malapit kay Kristo eh. Maging tama ang buhay sa mata ng Diyos. Ganon din po yung wife. No? Habang nagpapasakop siya ng tama at ginagampanan ng lalaki yung dapat niyang gampanan, umaayos ang buhay ng babae. Hindi ka napariwara. A husband must love his wife like his own body. He feeds and takes care of his wife, not out of duty, but out of love and responsibility. Meron kang role to provide. That's why the Apostle Paul said, each one of you must love his wife as he loves himself. Huwag kang manghihinayang, no, na pakainin, alagaan yung asawa mo dahil tungkulin mo yun. Magmula nung ikaw ay kinasal. No? Each one of you must love his wife as he loves himself. Sabi sa ano, sa verse 33. Kaya may kita niya, di ba? Can you see why Paul said to the husbands to love your wives? What does this mean? It means a husband must respect his wife, build her up, care for her, and this is the challenge if you are a real man. Alam mo itong mundong ito, are you a man merely because you can attract women? Uy, ang tindi naman ng pagkalalaki nito. Ang gwapo kasi. Ang tindi ng pagkalalaki nito. Ang tangkad kasi. Tinan mo, ang lalaki ng mga buto-buto nito. Yung mga muscle nito. Kaya malayo pa lang. Angat sa iba to. Lalaking-lalaki. Hindi po. Are you merely a man because you can attract women? Listen. Are you a man because you are strong? Good-looking? Alam mo kung ano yung Ephesian challenge? When you read the book of Ephesians, the Ephesian challenge for a real man is love your wife. Gusto mo makita kung malupit kang lalaki, matibay kang lalaki, kakaiba ka, mahalin mo asawa mo.
ipakita mo sa pamamagitan ng itsura ng asawa mo, yung saya ng asawa mo, yung sigla ng asawa mo, no? Yung tatag ng asawa mo, love your wife. That builds character within the husband. 1 Corinthians 13 verse 11 says, when I became a man, I put childish ways behind me. The strong evidence of a mature man is a well-loved wife. Yan po ang challenge ng Ephesians. Ephesians chapter 5 verse 31. Ito yung sinasabi ko. For this reason, ang kinausap yung lalaki, a man will leave his father and mother and be united with his wife, and the two will become one flesh. Now, kailan natin una itong nabasa? Saan? Sa Genesis. May tatay at nanay ba si Adan? Wala naman tatay at nanay si Adan. Si Adan ang unang nilikha. Si Eva ang pangalawa sa mga nilalang na tao. Pero sabi, for this reason, a man will leave his father and mother. Sinasabi ng Diyos mula simula na ang lalaki, no, iiwanan mo ang iyong ama at ina at makikipag-isa sa iyong mapapangasawa. At kayong dalawa ay magiging isa. Itong nakalipas, nagkasal po ako. Kinausap ko po yung groom habang nagkakasal. Sabi ko sa kanya, alam mo, alam ko nag-iisa kang anak kasi si Pastor Justin po ng Antipolo, One in Christ Fellowship. Kinasal po namin ni Pastor Jose. No? Dalawa po kami sa ceremony. Ako po sa ceremony, siya po sa benediction. Siya po sa... dalawa po kami. Co-pastoring. Ngayon, kinausap ko po si Pastor Justin. Sabi ko, Pastor, nag-iisa kang anak. Matagal na panahon, nag-iisa ka. Wala kang utol. Wala kang kapatid. Lumaki ka. Kasama mo tatay at nanay mo. Ngayon, kinakasal ka. At sabi ng salita ng Panginoon, for this reason, a man will leave his father and mother and be united with his wife and the two will become one flesh. Sabi ko, may sasabihin ako sa iyo. Halimbawa, sabay nagkasakit nanay mo at saka asawa mo. Kanino ka pupunta? Ito ang tama. Oras na lumitaw ka sa bahay ng nanay mo dahil may sakit siya, samantalang may sakit yung asawa mo, iniwan mo. Ang sasabihin sa iyo ng magulang mo, balikan mo yung asawa mo. Bakit? Ito pa yung asawa ko. Nandito pa daddy mo. Kasama ko daddy mo. Siya mag-aalaga sa akin. Sino mag-aalaga sa kay Ish? Dapat ikaw. Pag ikaw may asawa na, ang priority mo, asawa mo. Hindi magulang mo. No? Ang hirap po nang hindi nakabukod, sa totoo lang. Halimbawa po, yung babae, bibigay po ako sa inyo ng halimbawa, yung babae, umuwi, may dalang cake. Ay nakikitira lang po kayo sa biyanan, sa bahay ng lalaki. Now, yung cake, nilagay niya muna sa ref para pagdating mo, makain mo. Eh nakita nung pamangkin, pagbukas, ay may cake. Binawasan agad. Nung nakita nung isa, ba't may cake dyan? Tingi ako, kinain. Nung dumating ka, karto na lang. Tuwing may iuwi yung babae, sa halip na pagod siya, gusto niyang matulog, gusto niyang humilata, gusto niyang umidlip dahil ang dami niyang ginawa sa trabaho, pero dahil nakatira siya sa biyanan, obligado pa siyang munang tumambay doon sa sala, makipag-chika-chika. Kung kumakain, kahit ikaw wala kang gana, obligado kang umupo doon sa kainan at sumama. Kasi pag dire-diretso ka lang, manugang ka, dire-diretso ka doon sa kwarto mo, ano tingin sa'yo ng mga pamilya nung napangasawa mo? Yan yung napangasawa ng kapatid nyo, tinan nyo. Kung lampas-lampasan lang tayo, ang hirap kaya nang hindi nakabukod. No? Baka mamaya dumating kayo sa time dahil ayaw mong bumukod, lalaki, ayaw mong bumukod. Dumating yung time na sabi ng asawa mo, nasaan ka na? Pauwi ka na ba? Pauwi pa lang ako. O sige, abangan kita rito sa Caltex. Bakit? May dala akong cake, dito mo kainin sa Caltex. Kasi pag inuwi ko, hindi ka nakakatikim. Eh, para sa iyo nga to eh.
kainin mo na lang dito sa labas, saka na lang tayo umuwi. Tatambay lang muna ako dito. Ang hirap po nang hindi nakabukod. Kaya po yung mga lalaki, ang tawag po sa inyong asawa, may bahay. Napansin niyo po 'yon? May kasabihan nga po, may kasabihan ng mga Amerikano, there can never be two women in one kitchen. Parang alam ng isang bahay kung sino yung queen. At sabi po rito, for this reason, a man will leave his father and mother and be united with his wife. And the two will become one flesh. Saka mo na asikasuhin yung tatay, nanay at lahat ng mga pamangkin-tsahin mo, mga kapatid mo, pinsan mo, kapag nauna mo nang alagaan yung asawa mo. Now let's talk about the in-laws. This passage was sandwiched between the verses about husband and wives. Why? Because sometimes in-laws stand in the way of building a healthy husband-wife relationship. Ito pinapaalalahanan. Yung mga magulang nung kinasal. Bigyan nyo sila ng chance na magtayo ng sarili nilang tahanan. Pabayaan nyo silang magpasya. Bigyan nyo sila ng room for mistake, room for improvement, room for development, room for growth. Kaya kailangan, bigyan nyo sila ng tinatawag na independence. Buti, ang meron ka, in-law. Yung iba napunta sa kanila, outlaw. Ang napunta sa kanila, mahirap. Mahirap na biyanan. Mahirap pakisamahan. Ako masusunod, bahay ko to. Ako masusunod. Walang magbabago rito. Hanggat buhay ako, ako masusunod. Ang hirap. Araw-araw, nakikisama yung asawa mo. At hindi mo nakikita yung lungkot, yung dahan-dahan, nalalantay, nag-aaway kayo, no? Maingay, baka marinig ng nanay ko. Baka marinig ng tatay ko. Nangyayari? Yes! Kaya ganito, mga lalaki, mag-aasawa ka, bukod mo! At huwag ka mag-aasawa kung hindi mo pa kayang bumukod. Di ba? Kasi ang daming obligasyon, may mga challenges ang buhay mag-asawa, at tanungan da ka na ba? Kaya dito po makikita po natin, mahalaga po na maunawaan natin ang salita ng Diyos. For this reason, a man will leave. Iiwanan mo na. Bubukod ka na. At sino kanino ka na one? The two will become one flesh with your wife. Kung saan nandun yung asawa mo, nandun ka dapat. Hindi ka nakatago sa saya ng tatay at nanay mo. This verse comes from Genesis 2:24 when there was only two people on the face of the earth. God, since the beginning, understood the tendency of parents to look after their children even after marriage. So He set a regulation to this after marriage. Sinigurado niya sa Genesis pa lang, lahat ng biyanan, makinig kayo, may verse para sa inyo. No? Naiiwanan kayo ng anak ninyo. Dahil magtatayo sila ng sarili nilang tahanan. Is that wrong? Mali ba yun? The answer is both a yes and a no. No, if the parents understand the new role and healthy limitations they have now that their children are married. May mga tao po na sabi, huwag na kayong bumukod. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. Oh, may kwarto dyan, ang laki-laki nito. Para naman akong nag-iisa na lang dito, mabuti nang nandiyan kayo sa tabi ko. Hayaan nyo, hindi ko namin kayo pakikialaman. May privacy naman yung kwartong yan. O kaya gayto, pagawa nyo yung second floor. O extend nyo yung bahay sa likod o sa tabi. O doon kayo sa harap. Dito kami ng tatay nyo sa likod. No, if the parents understand the new role and healthy limitations, ang hirap. Nagsisimula ka pa lang ng pabuhay pamilya, syempre, nandiyan pa rin yung nagkakaroon kayo ng mga usapin, mga away, mga punas sa mga kamag-anak. Natural yun eh. Eh paano kung walang independence? Yung tau-tauhan lang yung asawa mo. Dahil nakikitira kayo sa biyanan. So kung alam mo yung limitation ng magulang mo at ng biyanan mo sa inyo, maganda.
Pero yes, problema ito if the in-law stand in the middle and above the newly married couple who also wants to experience building a healthy family of their own. Kung wala kang gagawin kundi pintasan yung napangasawa ng anak mo, kailangan na talaga mag-iwahiwalay kayo. Kasi minsan, yung anak handang bumukod, yung magulang hindi. Magulang mo yan, paliwanagan mo. Hindi pwedeng nangangamuhan yung pinakasalan mo o yung kasama mo na mula ng pinakasalan mo, sabihan na niya, mauubos ang oras niyo, saka papatintero. Patintero ka ng patintero. Halimbawa, pag nakabukod kayo, bibiyaw kayo ng ano, nagkatinginan kayo, bagong kasal kayo, di ba? Nagkatinginan kayo, parang malagkit. Parang may ibig sabihin. Ngumiti yung isa, ako, parang may sign. Biglang lumabas yung tatay mo. Oh, good morning mga anak. Tigil ang kung ano man yung nangyayari sa inyong lambingan. Tigil. Eh kung nakabukod ka, halimbawa pareho kayong pagod, at sinabi nyo ganito, sige, dito tayo kumain sa sala, manood muna tayo, movie marathon. Manood tayo. O nilatag nyo yung pagkain, binuksan nyo yung kahon ng pizza, nagbaba ka ng baso, sige, dito lang tayo sa floor. O bukas na natin hugasan yan. Matulog na tayo. Pwede mong gawin yun sa sarili mong bahay. Kaya mong gawin yun sa bahay ng biyanan mo? Hindi. Hindi ka pwede humila-hilata. Para kang may obligasyon na dapat gawin. Halimbawa, naisipan mo, nagugutom ka sa gabi. Kaya lang, pag nagluto ka, mag-iingay ka. Tulog na sila. Eh, gutom na gutom ka. Pag binuksan mo yung pintuan, binuksan mo yung kotse, magiging maingay. Anong gagawin mo? Naintindihan niya siya sabi ko? Iba pa rin yung nakabukod. Kaya ang tawag doon, humble beginnings. Kahit nahirap, at least nakabukod. No? Hindi yung kapag tatabi sa'yo, mas maputi ako maglabas sa'yo. Mas masarap ako magluto sa'yo. Ang hirap, di ba? So, napipressure yung lalaki, sabihan na niya. O napipressure yung babae, sabihan na niya. Kapag when the in-laws stand in the middle and above, yung parang nangangamuhan yung mga bagong kasal, the newly married couple, hindi maganda. Tuloy po natin. Tayo po magtapos. Paul was basically saying that once you enter a marriage, both wife and husband will step out of their comfort zones. Marriage demands adjustment from both the husband and the wife. There are important sacrifices in the relationship that need to be taken by both parties in order to maintain a strong household. Minsan nakala ng nanay o ng tatay na inagaw yung anak nila. Kaya ako lagi ko sinasabi, hindi po kayo mawawala ng anak. Madadagdagan po kayo ng angkan. hindi po lumiit ang pamilya niyo, lumaki. Kaya pagdating ng araw, dati De Vera family lang kayo. Ngayon, no, Santos De Vera na kayo. Magkadugtong na yung inyong lahi. Lumaki po yung angkan niyo. Hindi po kayo nawalan. Lalo na pag nagkaroon ka na ng apo. Minsan hindi magkasundo yan eh. Biyanan tsaka asawa ng anak. Pero pag nagka-apo, sasabihin, uy, kamukha ko yan. Kamukha ko yan. Kamukha ko. Mata ko yan. Ilong ko yan. No? Bibig ko yan. O, tinan mo, kakulay ko yan. Di po ba? Nagkakasundo naman po, di po ba? Kaya po, tatandaan po natin ang buhay mag-asawa ay dito po sa Pilipinas, hindi katulad ng kanin na kapag napaso, iluluwa mo. Pero ang buhay mag-asawa po can be one of the most rewarding chapters of your life. No? Ito ang isa sa pinaka masaya, pinaka malaki.
ating destiny sa iyo ng Lord. Marriage box. Gustong-gusto ko to. People get married believing a myth that marriage is a beautiful box full of all the things they have longed for. Akala nila ang buhay mag-asawa, katulad ng isang kahon, punong-puno ng regalo, na ang laman, lahat ng gusto nila, companionship, intimacy, friendship, sabi mo na, romance, nandun na lahat. But the truth is that marriage at the start is an empty box. Dahil nagsimula ka ng buhay mag-asawa, walang laman yun. You must put something before you can take anything out. There is no love in marriage. Love is in people. And people put love in marriage. There is no romance in marriage. You have to infuse it in your marriage. Kung hindi ka romantic, wala kayo romance. Kahit mag-asawa kayo. No? A couple must learn the art and form the habit of giving, loving, serving, praising in order to keep the box full. And if you take out more than you put in, the box will be empty. Marriage is like a bank account. It starts from zero. Pag wala kang dineposit, wala kang mawi-withdraw. And if you withdraw more than you deposit, deficit, walang lalabas. So pag sinabing marriage, you keep on adding on. Alam niyo kung bakit nasisira yung ibang marriage? Because it's one person benefiting, not the hindi siya reciprocal. Hindi siya give and take, laging isang side lang. Kaya nga pinag-aralan natin tong series na to, Real Talk About Love. At napakahalaga yung panahon na hindi ka pa nagko-commit or hindi pa naiintindihan nung magiging o napili mong mapangasawa yung mangyayari sa buhay nyo. No? Hindi to doctor-patient relationship na ano na naman ang gagamutin sa'yo, may sakit ka na naman. O kaya teacher-student relationship, hanggang kailan ka naman matututo, gumraduate ka naman. O police-criminal relationship, may nahuli na naman ako sa'yo. Sino na naman ang kasama mo? Saan ka na naman galing? Sana pag nakahanap ka ng mapapangasawa, teacher-teacher, police-police, doktor-doktor, yun ganun ba? No, yung at least magkapantay halos. Kaya ang problema, di ba, yung ibang tao, hindi mo naman talaga mahal. Kaya lang, kailangan mo. Kasi aahon ka sa hirap. Kaya mukha kayong maganda, pero walang love yun. Ang tawag doon, anong tawag sa ganun? Panggagamit. Diba? Do you love me or do you need me? Magkaiba yun eh. I love you and I need you. Sabi, no, I only need you. At nararamdaman ng kabila yun, pag ganun lang. Kailangan lang ako nito eh. Kaya may kita po natin, ang buhay mag-asawa, hindi po yan magic. Kaya bago po kayo magpasya na mag-asawa, pag-aralan nyo. Pag-isipan nyo. Payag ka ba na may anak ka na agad? Ako, tinatanong ko, anong gusto nyo? Gusto nyo ba ng honeymoon baby? Or gusto nyo munang magsama na kayo lang muna? And then, bumuelo. Mag-travel together. Mag-enjoy. Maging mag-asawa na wala mo ng ibang obligasyon. Mag-ipon muna bago dumating si baby. Ano ba? At napansin ko, na kapag galing ka sa pamilya na maingay, maraming tao, minsan gusto mo muna mag-isa muna kayo. Gusto ko muna solohin tong asawa ko. Samantala yung galing naman sa pamilyang walang bata, walang kasama, sabi, gusto ko na magkaanak. Magkaiba, pinag-uusapan niyo. Patatandaan mo to, only God can give a life. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Hindi tayo ang nagtatakda. Only God can give a life. Kaya marami pong mag-asawa, kahit gusto nila, wala silang anak. Pero may mga mag-asawa, wala silang plano, pero binigyan ng Diyos. So mahalaga po ang buhay mag-asawa. Napakahalaga po nito. No? Entering a marriage is the beginning of a new chapter in life.
It's an adventure. Marami kang matututunan dito sa chapter na to. It's a challenge. It's a blessing. And don't forget, kapag kinasal, no, it's designed to last forever. Till death do us part. Minsan ka lang pipili. Galingan mo na. Minsan ka lang pipili. Huwag kang magmadali. Walang, hindi pabilisan to. Walang nagmamadali rito. Hindi pabilisan to. Marami kang dapat pag-isipan kung gusto mong mag-asawa. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa series po ng Real Talk About Love. Mas handa, mas matatag. Lord, dalangin ko sa pamamagitan po ng aming discipleship, maiwasan po yung mga broken homes, broken family. Ayaw na po namin makakita, Lord God, ng mga throwaway children, unwanted children. Ayaw na po namin makakita, Panginoon, ng mga, Lord God, mga pamilya, Lord, na nasira. Dalangin ko, Holy Spirit, kausapin mo kami. Whether may asawa na kami, or mga binata at dalaga, or bata pa, na hindi nag-iisip ng buhay mag-asawa, ang iniisip career, ipon, ang iniisip paano makabawi sa magulang, paano makatulong sa kapatid, paano maiahon ang buhay, hindi agad asawa. Lord, itong series namin na Real Talk About Love, abutin mo po ang bawat isa, yung mga biyanan, gisingin mo. Kasi baka sila ang sumasakal sa buhay mag-asawa ng kanilang mga anak. Sila yung pumapatay sa pagmamahalan ng kanilang mga anak. Panginoon, dalangin ko, Lord God, na maging harmonious, hindi competition. Maging complementary, malaking suporta at gabay ang magulang sa mga kinasal. Hindi sila magkaaway o magkaagaw. Panginoon, paghilumin mo po ang mga pamilya sa oras na ito. Lord, may mga tao po na una pong nawala yung kanilang asawa. Panginoon, ang dalangin ko, Lord God, punuan mo yung buwang na yun sa kanilang puso. Na hindi sila magwala o magmadali o palitan agad. Lord, inihiling ko, Panginoon, paghilumin mo. Bigyan mo siya ng panahon na mag-evaluate. Papasok uli siya sa buhay mag-asawa. Lord, sa araw na ito, Panginoon, umusap ka sa bawat isa sa amin. Umitin mo itong paksa na ito para lalo maging kalugod-lugod sa iyo ang pamilya ng buhay mag-asawa. Maraming po salamat po ang aming samo at dalangin sa Alam ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa Daily Discipleship at sa lahat po na napagpapala po ng ating programa na gusto pong tumulong sa ating pong ministry. Pero may paraan po para tayo po maging blessing or channel of blessing. Ang isa naman pong paalala ko ay inuulit ko po na sa kasalukuyan po ay sinisikap po namin na gamitin yung YouTube dahil marami pong nagre-request sa ibang lugar na, Pastor, pwede po bang magamit yung YouTube ninyo? Dahil hindi po kami makasabay sa FB Live. So, dahil po dito, kung hindi pa po kayo nakaka-like and subscribe doon po sa Leo Duites videos, no, ay ako po ay mamamanhik sa inyo. Dalaw nga po yung YouTube na ano, like and subscribe and share yung Leo Duites videos. Marami pong salamat sa lahat po ng nagtatanong kung paano niyo po kami mabibless sa aming pong gawain ito po.
Marami pong salamat. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. God bless you.